farm. So tayo po ay nagpapasampa ng tubig ngayon. Papunta po sa itaas. So gumamit po tayo ng bagong-bago na power sprayer. Yan. Isa pong Kawasaki 7.5 horsepower. Ayan, at isa din pong Kawasaki power sprayer 3.5 4PS and Japan technology. At tayo po ay nandito sa area ni Boss Red Sisip, sir. Ayan. So kasama natin si Kuya Ornog, at yan si Manong, at yan po yung mga farm helper dito. So ang first step po natin, tayo po ay nagpapasipsip ng tubig mula dito sa napakalinaw na ilog na ito. Ito po ay dito po sa isa sa mga ilog dito po sa Maragondon, Cavite. So mula po dito, mga ka-farm, ay tayo po ay nagpapaakyat ng tubig around 300 meters. Tayo po ay galing dito sa baba na may elevation po ito na approximately po mga 100 feet pataas. Approximately. At ito po ay may layo na 300 meters. So ang ginawa po natin yung proseso dito, ginamit po natin yung sagad na pressure ng atin pong power sprayer. Pero naka 0.5 lang po yung takbo ng atin pong makina. So kung makikita nyo po, sagad na sagad yung pressure niya dito, na isa lang po yung gumagana ng hose para po mag-ipon ng tubig. So ang purpose po natin yan, kapag tayo po ay nakaipon ng 1,000 liters doon sa itaas, yun po yung magiging mixing area natin, mga ka-farm. At yan nga po, tayo po ay live na live dito. Kasama po natin si Bosro, si Bosro Red, si Sip, yan, si Paling Ornog, si Kuya, si Manong. At tayo po ay tumupad sa isang pangako natin na tayo po ay gagabayan natin sila sa parangalan natin, subalit mas minarapat po nila na kunin nilang eksklusibo yung atin pong serbisyo. So kay Boss Red Sisit and Boss Rod Sisit, na pareho pong OFW na sa kasalukuyan, si Boss Red Sisit po from Australia ay umuwi para po tayo po ay personal na makilala at makausap. Pero medyo matagal na rin po tayong nag-uusap tungkol sa Mango Production. Shoutout kay Boss Rod Sisit, nasa kasalukuyan po ay nasa gitna ng karagatan, na isa pong seaman. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Sir, sinimulan na po namin yung atin pong target na farm rehabilitation. Lahat po ng mga puno na pwede nating pabulaklakin sa season na to, pabubulaklakin natin. Pero yun pong atin pong inirecommend na clearing operation ay gagawin po natin. Tayo po ay magki-clearing ng mga puno, ng mga damo, at i-clear din po natin mula sa fungus at insekto ang atin pong mga puno ng mangga. So nakita ko po dito na may potential siya na pabungahin ng off-season, kaya tayo po ay magkakandak ng paclobultrazole application. So sa tingin ko naman po, mataba naman po yung lupa. Kasi mula nung itinanim ay hindi po siya nagamitan ng kahit anong uri po ng pag-i-stress o pagpapabulaklak gamit ang flower inducer. So shoutout po sa mga boss ko, kay Boss Rod Sisit, kay Boss Red Sisit, ang Sisit Brothers, at syempre sa kanya po mga kapatid dito sa Pilipinas, na ako po ay naging welcome sa kanila. At ako po ay pinatuloy sa kanila pong tahanan, katulad po ng aking mga kliyente from Luzon, Visayas, Mindanao. Ang inyo pong ka-farm ay nagpapakatotoo lang sa lahat po ng akin pong mga kliyente. Dahil kung gusto nyo po ang akin pong sistema at pamamaraan ng akin pong pag-rehab ng bawat area dito po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ako po ay laging nakahandang gumabay sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat sa mga kliyente ko na umuunawa dun sa mga hinihingi ko po sa panahon na ako po ay gumagabay sa kanila. Ito po ay isang pribilehiyo lang na hinihingi ko sa inyo, dahil lang gusto ko po habang ako po ay tumutulong sa inyo ay hindi ko naman po masakripisyo ang pangangailangan ng akin pong pamilya, ng akin pong anak, at ng akin pong mga sinusuportahan sa akin pong naiwang tahanan. So maraming salamat po sa inyo pong buong suporta
sa bumubo po ng Kaparm TV Mango Protocol family. Maraming salamat po sa inyo na nagpapahayag ng suporta. So dadating din po ang araw na matatanggap din po ng karamihan na ang atin pong ginagawa ay ito po ay isang uri ng advokasya. Tayo po ay hindi kumikita sa mga chemicals ng gamot na atin pong itinuturo. Subalit marami pa rin po ang sumisilip sa atin pong mga ginagawa. Pero normal lang po yun. May kasabihan nga po yung akin pong lolo na kapag ang puno daw po ay hitik sa bunga ay palagi daw pong binabato. So alam na po natin na nagbubunga yung mga ginagawa natin at hindi po lahat ay kaya natin nga i-please na lahat sila ay matutuwa sa atin pong mga ginagawa, mga ka-farm. So i-share ko po sa inyo na nandito po ako ngayon sa napakalinis na ilog na ito, dito po sa area ng Maragondon, Cavite, na napakaganda po ng kanila pong likas na yaman dito, ang kanila pong kailugan. So ito po ay isang kayamanan na maituturing na pwedeng-pwede pong pagyamanin. So ito po ay makakatulong sa mga kababayan po nating magsasaka, kababayan po nating maggugulay, at mga kababayan po natin na mga magmamangga. So imagine nyo po, ngayon po ay dry season pero makikita po natin na malinaw ang tubig, may lumalangoy na isda, maraming punong kahoy, maraming kawayan. Maririnig mo yung huni ng mga ibon at kulisap na palatandaan po na virgin pa po ang kanila pong lugar na ito, mga ka-farm. Ayan, so kaya ako po ay nagsusumamo sa lahat na mahalin po natin ang ating kalikasan, mahal po natin ang ating pong mga anyong tubig katulad po nito, sapagkat ito po ay magsisilbing kayamanan ng atin pong mga anak at apo sa dako pa roon po ay mahikinabang kung ito po ay ating pag-iingatan at yung atin pong pangangalagaan. Ang inyo pong ka-farm ay isa pong farming advocate at syempre isa pong environmental advocate. So lahat po ng mga kasama sa kalikasan, lagi mo rin sinasabi, lahat po ng sobra ay masama, subalit ang pagkukulang kadalasan po ay tayo rin po ang may gawa. Kaya ngayon mga ka-farm, ako po ay nagsusumamo sa inyo, samahan niyo po ako sa akin pong advokasya, at darating po ang araw, mararamdaman at maunawaan niyo po kung ano po ang akin pong mga ipinaglalaban. Muli, happy farming and stay healthy, mabuhay po ang magsasakang Pilipino, mabuhay po ang manggerong Pilipino, ang inyo pong ka-farm ay hindi po isang eksperto, hindi rin po perpekto, pero pagdating sa mangga, ang inyo pong ka-farm ay hindi na po bagito. God bless po, I love you all, mahal ko po kayo mga ka-farm.